often na adversity, sila na nga ba ang magwawagi for this first series? Tignan mga kaibigan, we are now proceeding sa ating drafting phase ng game 2 natin. Again, this is a match between Fennel Adversity versus Anchor Esports. So nagkaroon na ng palitan sa kanilang mga sides dito. We're seeing that nasa kabila na ngayon, blue side na ang Fennel Adversity. So they have the first pick. They have the first man as well. Yeah, para sa side ng Fennel Adversity, kumbaga sila yung may karapatan dito makapag-secure ng prior champion nila, kung ating tatawagin, no? But this time, Anchor Esports, sila yung nag-ban nung Diana. I guess eto din yung champion na ayaw nilang makaharap, though nagamit nila yan. Nakita natin yung power ng isang Diana and yung setup na pwedeng ibigay ng isang Diana with this Moonfall. And then again, baban din itong Ziggs na to dahil napaka-disrupted din talaga nung kanyang satchel, yung pushing power. But mau-open yung kanina na ban na Lee Sin, Kuya GG. Oo nga, mukhang free. Free na for Fennel Adversity dito. No? Nakita natin na binan, I think the Anchor Esports si Lee Sin, kung di ako nagkakamali. Maybe that's one champion na maybe ito yung main ni Domeng, or baka isa siya sa mga, alam mo yun, mga gustong lumaban sa mga top Lee Sin mains natin. Itong mga nakaraaraw. Oh. Alam mo yun, Supremo, we have si Joshy, yan ang mga bigate na Lee Sin natin. Kung saan, alam mo yun, kahit si Trevor, no, also one of the Lee Sin player dito. Pero ngayon, we have Lee Sin, Corky, and Janna will be picked by the Fennel Adversity. Anchor Esports, they have Vi, Gragas, and Kaisa, no? I think in terms of the lineup dito, no, nagpalitan sila. Actually Fennel Adversity still have the Corky, pero nakuha ngayon ng Anchor si Vi at si Garen. Indeed. Pero with Corky on your side kasi, andun yung pwede mong balatan, literal yung armor with the Gatling gun. Kaya I guess, ito yung ina-expect na ng Fennel Adversity. Fennel Adversity with their lineup right now, they have the sustain, they have the Gatling gun nga. Neto ni Corky, pampaminus armor. Dun sa mga makukunat na lineup na nasa side ng Anchor Esports, which is itong si Garen and ito si Vi. But then again, Anchor Esports, I think medyo balance na yung kanilang composition dito. They have the protect, they have the damage in the form of Kaisa, and also yung initiation na pwedeng gawin dito ng Annie. Initiation and the counter initiation, man. The battery and T-burst connection, pwede nating makita yan, Kuya GG. Ito na nga yung sinasabi natin, no? They need Niu E burst champion. So kahit wala na si Wukong dito, wala na si Akali, they at least have Annie this time. Mm-hmm. Sabi ko kanina, no, kung gusto nila mag-Annie, sige, mag-Annie sila. But in response to that, Fennel Adversity did go for the Orianna for the mid lane. No, kung kaya ta, very interesting lineup coming from these two teams. Pero ito na yung final draft natin, mga kaibigan. We are now moving into the game after natin makita, of course, yung ating drafting na nakita natin finally between these two teams. Yep, indeed. Yo, kanina sinabi natin, Anchor Esports, medyo balance na yung kanilang composition dito. But I think for Fennel, balance din naman. Medyo looking a little bit squishy yung lineup nila kasi wala sila talagang as in literal na tanke dito. But they do have the sustain in the form of Janna. And also, let's say, counter-initiate. Pag pumasok Assault and Battery, Janna, mag-concert lang siya dito with his Monsoon. Ay, magpapaulan pala, hindi pala concert. Magpapaulan lang siya dito with this Monsoon. And I think, not really that I think, pero I think yung question dito is, kaya bang maprotektahan ng isang Janna, ng isang Corki? Kasi, yun talaga, pagka support ka, kailangan mo protektahan yung ADC mo as much as possible. And with the catch na pwedeng gawin dito ng isang Vi, then let's say, follow-up pa ng isang Annie, pwedeng madelikado itong si Danny. So, hindi natin alam kung Quicksilver Sash siya dito, and or magkukuha siya ng kanilang Stasis Enchant, which is of course one of the most important item na kailangan mo pag gusto mo maging defensive, na maging maingat ka, at least kahit paano magkaroon ka ng enough time to position yourselves yung sa team ninyo mismo kapag sinusubukan kanilang EFF dito. So again, as you mentioned, they have the Vi, they have the Garen, pero let's just look into the game, no? Makikita natin yan. Siyempre, kapag nagsimula na ang ating game, ito yung final lineup natin. And we are now proceeding sa ating game 2. Once again, Anchor Esports versus Fennel Adversity. Nagkaroon tayo ng palitan sa ating sides dito. We now have the Fennel Adversity sa ating blue side. And sa ating red side, we have the Anchor Esports. Yes, tama ka doon, Kuya GG. Ang iniintay ko dito sa side ng Fennel Adversity with Lee Sin on their lineup, yung insect plays, the catch na pwede nilang gawin, na pwede gawin ng isang Lee Sin dito. Honestly, sa lineup ng Anchor Esports, medyo mahirap i-catch yung mga nasa backline. Kasi this is literally 6 versus 5 with T-Burst na pwedeng isamon dito ng isang Annie
And ang dami kasing pwedeng i-catch dito. Tatlo yung, let's say, Prio catch sa side ng Anchor Esports. It could be Annie, Kaisa, and Lux. Isa lang naman yung pwedeng sipain dito with the Dragon's Rage. Neto ni Lee Sin, they do have the burst though para sa side ng Anchor Esports. Pero I'm not really sure kung kakayanin nilang matayuan yung mga kapunatan din and the damage coming from the side ng Anchor Esports dito. Tama dyan, Yasu. No? And isa pang naisip ko dito is, kung i-compare natin si Vi versus Lee Sin, alam mo yun, Vi, hindi siya ganun kailangan na, alam mo yun, ma-make sure mo na maayos yung pwesto mo. Kasi, syempre, kailangan mo pa rin maging mindful sa pwesto mo dito, no? Kasi assaulted battery, kailangan may follow-up ka. Pero alam mo yun, kung i-compare mo kay Lee Sin, na kahit na paano kailangan Lee Sin, kailangan maayos yung Dragon's Rage siya dito, kailangan at least kahit ano may magandang lineup. Pero kung i-compare siya kay Vi, kasi Vi, yung assaulted battery niya, lock yan eh. So, lock-in talaga yan. Pero, ayun na nga, sinasabi natin dito, wala nang paligoy-ligoy pa. We are now proceeding sa ating game 2. Once again, eto na ang ating bakbakan. Yep, indeed, indeed. And I'm expecting, pwedeng mag-mid lane itong si Danny. Yun nga yung gagawin nila. Mid lane Corki with the Janna, and mukhang nag-group up agad sila dito sa may mid lane. Same with Anchor Esports. Pareha silang na nasa isip nila as for now. Pero yung top lane, nagkakamaya, nagkahawakan ng tenga sa top lane itong si Kaset. Ito si Power. Poke lang ang ginagawa dito ni Power since meron nga siyang maso. Ito nga yung sinasabi natin with the laning. This is going to be a 1-2-1 laning. And, ano to, mag-i-invade agad sila, Kuya GG? It seems like they're trying to get an early invade dito. And yun din yung one of the reasons of doing the 1-2-1, no? Na laning phase. Because they really want to help out itong si Domeng na maklili yung kanyang mga jungle camps kagad. Pero mukhang aware dito, no? I know, wala silang ward. They don't have the ward. They don't have the vision there. Yep. Hindi sila naglagay din. It seems like may invade din sila pabalik ng Angkor. And yun lang, nagkabawian lang or not. Kasi mukhang makakahawol pa yung final adversity na pumunta at the bottom lane. Hindi nila tinuloy yung invade. Kasi medyo si Vi. Inuna nga naman kasi dito ni Vi or ni Kaya yung sarili niyang buff. Winardan lang nila, Kuya GG. Oo, yun nga. No? That's one of the things na talagang lang gigigil ako pag naglaro ako sa wrong game. Alam mo yun, jungle ka. Powered naman nung kabila. Nung kabilang jungle ko, para at least kahit paano, alam ko pag pinapachino yung jungle ka mo dito. No? So, yun sa mga bagay talaga masakit sa puso ko na parang awa nyo na. Gaganking ko kayo, wag kayo mag-alala. Pero yun nga, nangyari na yung nangyari. Nakuha na yung red box dito. Kaya, but they gonna try to initiate at least puno yung Scuttler in aid of that. Yup, from Scuttler, oh, going into the teamfight dito against Anchor Esports na hinahabol dito ni Domeng and ni Raffy. Yung dalawa na nagpaikot-ikot lang naman doon, itong si Cass. Trying to, pressure lang sana yung top lane. Trying to catch sana. Pero then again, dinipan na sinuportahan na rin ni Ishimi. Nagpat 1-2-1 na din dito yung side ng Anchor Esports. Ang kahibaan nga lang is yung ADC nila. Solo lang at the bottom lane against this Orianna. I guess they just wanted to counter pressure lang din or counter farm lang din itong si Corki sa may middle lane natin, Kuya GG. Alam mo, Yasuo pre-level 5, medyo lamang talaga dito ang mid lane ng final adversity kung i-compare sa mid lane na meron ang Anchor Esports. You know, Annie and Lux, despite the fact that they have, you know, yung kanilang mga magic damage dito, yung mga burst damage nila, AD pa rin si Danny. So mas mabilis yung attack speed niya, mas malakas pa yung AD damage niya dito. AD damage, attack damage niya, tapos damage pa, no? Yung AD niya, mas malakas ko yung compare kay Moy dito. So kailangan nila maging maingat, pero hindi pa siya nag-stay sa mid lane, no? Bumalik sa bot lane after niya mag-clear. Oo nga eh, stay lang din. But then again, bumalik na nga itong si Ishimi para samahan itong si Ken. Kasi nga naman, itong pinaka gusto nilang alagaan. Kung ako sa side ng Anchor Esports, ang lakas ang taas kasi ng kanyang late game potential na pwede kayong mabuhat into win. But then again, kung mabayaan mo lang yung Kaisa na to nang hindi siya makapag-farm ng maayos, mas madedelay yung kanyang mga items dito and mas madedelay yung late game potential ng isang Kaisa. Then again, Fennel Adversity, going strong pa din yung kanilang mid lane dito in the form of Danny. And konting kembot na lang, kalahating minuto, mag-i-spawn na yung Drake natin, Kuya GG. Talagang konti na nga lang, mag-i-spawn na ang ating Drake dito. Pero mukhang deja vu to, no? Kanina, hindi sila nagpo-position na kumuha ng Drake after na mag-respawn to. Pero ngayon,
They are recalling back home. Nag-restock sila ng mga items dito. Resetting na sila already before the Dragon Spawn. They're gonna be having the Scuttler as well. So advantage para sa kanila with the movement speed and the vision free ward yan. Para sa kanila, isang dragon na mangyayari dito. Oh, feeling ko parehas silang aurahan dun sa may drain natin. Kapag kasi lumabas ang isang grupo, malalaman mo na agad eh, they both have wards sa may river natin dito. Mas lamang nga lang yung final adversity kasi Scuttler yung nakuha nila comparing dun sa ward placement lang ng side ng Angkor, which is, I think na despon na yung ward. Yes, wala na dito yung ward ng Angkor Esports. But pinakiramdaman lang ni Ishimi, of course, I think that Tribush is like isa sa mga death bush natin na kailangan i-check mo, i-face check mo dahil yung bush na yan, men, ang daming choke point niya na pwede kayong mahuli. And I guess, penal adversity, gusto lang siguro nilang mag-catch lang din ng isa, Kuya GG. Mm-hmm. But Angkor Esports already starting this dragon. Take note, na-stopping pa rin si Power, no? Pero Angkor Esports dito, sila na nga yung nag-upisa ng dragon. Here comes the Howling Gale na walang tatamaan. And here comes the special delivery package coming from this 4G with the Shockwave na huwag na kayo ng tinamaan o isa lang. Mukhang may iiwan dito sa loob. Itong si Kaya Maling. Maling tower yata yun. Maling Nexus yung pinumutahan niya. Tapos Joe, medyo napalalim sila dito. And tatlo ang na, or dalawa ang napabagsak dito ng side ng Fennel Adversity. But then again, Angkor Esports, I will not say na it is worth it kasi hindi nila nakuha yung win drake natin na i-secure yan ng Angkor Esports, Kuya GG. But still, they were able to get the 2 kills, no? Pero yun nga, not that worth, I would say. Pero reflecting pa rin kasi sa ating network eh. Yung lamang ng final adversity dito. Maybe, of course, that goes to the first turret, no? Na ginawang trade dito ni Power. So at least, kahit na paano, since hindi naman spoon si Power dito, nagawa niya ng paraan na magkaroon ng magandang trade dito by getting the first turret to the top lane at magkaroon ng trade kahit na paano. Worth na rin para sa kanila, no? At least kahit na paano, they were able to get the turret. Pero kung di nakuha yung turret na yun, hindi talaga siya worth dito. And maganda rin yung ginawa kanina, pero si Kuya Rafi, munti ka na mahuli, pero buhay na buhay pa rin dito na may Guardian Angel sa may Medicode. Kaso nga lang si Doming medyo nagdadalaga ng mag-GAD naman yan. Kaso nga lang humabol yata sa wala ang side ng Angkor Esports na pwede sila pa yung mahigpit dito. And si Sasok with a Sonic Wave na natamaan pa nga. Itong si Kuya Nyukin, bakit nga naman ba siya yung nasa harapan? And akin na nga itong Rift Herald ito para sa side ng Fennel Adversity. But then again, i-retaliate yan. Lalabanan pa rin yan ang Angkor Esports. Uy! Fighting no weapon, pero binagtakan ng T-First Man. Nataganan itong si Janna. Shockwave will be there, mapapop yung GA. Neto, ni Kaya, hindi niya naputan yung referral. Talagang box up with the apoy lang. So itong si Annie, but then against 3, babagsak at babagsak pa din yung side ng Angkor Esports with GG. 3-4-2 exchange. Adversity, nakuha pa nila yung referral dito. Jobs done para sa kanila. Sakto lang yung dating ni Power, no? I thought a little bit late para sa kanila, pero just in time, dumating siya doon para mag-clear up kagad and mag-clean up ng kanilang clean up crew nga, kumbaga. Clean up crew. Dito. 7-minute mark, mga kaibigan. We're seeing that the network is slowly going in favor of the adversity. We're seeing that ngayon ay nasa 6,000 gold difference tayo dito. Pabor pa rin sa final adversity, no? Maganda yung ginagawa nilang performance dito. Still going very aggressive, but at the same time, nagiging maingat din sila sa kanilang objective. Oo nga, pero ang Angkor Esports, kailangan nilang mag-step up. Time and time again, sinasabi natin yan. Kasi hinahabol sila or pwedeng maging Fennel Esports na maging dictator ng ating game. Pero mukhang itong Kaya, medyo, I don't know kung ano nangyari doon sa flash na yon. Nag-flash siya pero malapit pa din. But that's information para sa side ng Fennel Adversity. Walang flash. Itong si Kaya, Kuya GG. Nakita nila yun. Yung nag-flash ito si Kaya. He still has the exalted battery. Pero I don't think that's gonna be enough, mga kaibigan. Kanina lang, I would like to point out as well yung ginawang pag-stun dito. Yung paggamit mo, you know, just to make sure that they can clear out the members of Fennel Adversity. Pero yun nga lang, not enough yung ginawa niya doon kasi after no, naging open target na siya. Pero once again, boy, going very aggressive. Ooh. Yung burst na pwedeng ibigay ng isang Annie dito kung medyo nagtagal pa nga. Itong si Doming, kayang-kaya siya mapatay nung small but terrible in the form of Annie with T-burst nga naman. Man, that's ano ah, that's alisin na nagduguan siya, full health to 1/4, less than 1/4 yung HP niya doon. But then again, preparing na naman ng dance stage ang side ng Fennel Adversity dito in preparing for the dragon. Napuruan ng gusto, no? Napuruan ng gusto doon si Doming. So because of that, he was forced to back away.
Dahil din naman niya sa protobelt, no? Protobelt na meron si Moe dito, the Hextech protobelt, na yun yung ginawa niyang enchant sa kanyang boot. So medyo, medyo delikado siya dito. I would say, nakapag nag-focus fire siya ng friend adversity, yun naman yung problema niya. Wala siyang enough safety nets. But right now, Anchor Esports setting up a team fight. Yeah, basta middle lane mo ang magaganap yan. Dalawa lang sa side ng Final Adversity yung nasa middle lane, habang lima yung nasa side ng Core Esports. Nasa bottom yung tatlo natin sa side ng Final Adversity. But then again, medyo duguan doon si Kaz. Alam yung ginagawa ni Power dito? Pinupoke niya lang itong si Kaz. Rin na alam natin mako GG, pero dalawa yung tumatanod dito sa lima ng side ng Anchor Esports. Mm-hmm. And sa ginawa doon ni Power, no, talagang nagsusurvive siya against kay Gas. So normally, alam mo yun, kahit malakas si Fiora, still medyo mahirap mag-dish out ng damage pag sigarin yung kalaban mo. Pero surprisingly, we're seeing that very effective siya dito with a gun as well. So mayroon siyang enough lifesteal para sa kanyang champion. Kapag nagkaroon ng mga trades dito, pero the dragon is being set up by the Fennel adversity. Apat na sa top lane lang si Power dito. Pachi-pachi lang with the lunge. Oo eh. Talagang tinatamaan din talaga yung mga vitals nito ni Power, though hindi niya from the repost itong first kill nito ni Cass, if I'm not mistaken. Pero then again, keeping the pressure at the top lane para dito kay Power, habang sinisimulan lang naman ang Final Adversity, yung Dragon na hindi na maabutan niya na side ng Anchor Esports, Frozen Battery will be there. Ito din na Final Spark na magkoconnect. Kung Soul, walang tinamaan yung mga sangga niya or papachipachi lang din. Kaso nga lang, buhay pa rin dito. Itong si Kuya Rappi, pero teleportation coming from Cass. Habang pinipitik lang naman, neto ni Power yung mga nasa likod, pero low health yung mga Final Adversity at may mas karapatang umabo dito yung side ng Anchor Esports. Pero with that Shockwave and kasama pa ka ng Dissonance, mapuputok pa nila itong GA. Neto ni Vakay Square Comigli na cruise sa may banda ng likod. Tusok-tusok lang, mga kaibigan. That's an ace powered by Opponent of 5 once again. Medyo questionable yung ginawa ni Kenton na bumalik siya para respondihan niya yung kanyang I won't let you die, my friend. And because of that, naging ace pa yung ating situation dito. Plus, a dragon for Fennel adversity, giving them a lot of opportunity to get this first baron of the game. Grabe, may ace ka na, may baron ka pa. Talagang solido at sulit para sa kanila yung nangyaring clash na yun. And nakita naman natin na at first, sobrang hirap na ang Fennel adversity. They were very low dahil sa magandang trade dito coming in from the Assault and Battery and the T-Burst from Moy. Pero yun nga lang, nasa likod si Shaw dito, no? So Shaw was able to pre-hit. Tapos si Power nag-teleport just in time with the Dragon Pit. Kahit ang dito si Dragon Pit, nag-survive pa din siya. At nakagawa siya na yung damage to clean up. Uy! Ganun yung hinahanap natin connection sana. But then again, that's a Janna na napatay nila at napaluhod na nga. Pero still, pushing inside of Fennel adversity dito. Napabagsak na nila ang first tier turret at the mid lane. At mukhang ang second naman nilang kanilang target is going to be the second turret at the bottom lane, Kuya GG. Information yon, walang T-Burst itong si Annie. Tama ka dyan. So wala nga silang T-Burst dito. Roots na ng opportunity na ma-stun at ma-disable si Danny. At nakapasok na si Kenny the Killer Instinct. Ito yung kailangan iwasan ngayon ng Fennel adversity. Kailangan nila maging maingat. Kahit na they have the advantage ngayon, ang laki ng goal difference, no? In favor of the Fennel adversity. Pero kapag nagpatuloy yung pag isa-isang pick-off na ginagawa ng Anko Esports against Fennel adversity, medyo mas makakabawi pa sila dito. Yeah, yun ang kailangan iwasan ng Fennel adversity dito. They have the upper hand, pero with the mistakes, men, kailangan nilang mag-ingat kasi bounty ng bounty yung pwedeng ibigay dito sa side ng Anchor Esports. And take note, si Danny yung napabagsak nun ng side ng Anchor. Again, T-Burst has been used at my middle lane with a connection with a final spar. Pero Moonson, to survive para kay Shaw, sabay flash out. Pero siya ako, hey, one more! Na may kasama pang follow-up. Netong isa kami from the side of Fennel adversity. That's what it's going to be power though. Hindi kinaya ng kanyang power na ma-survive yung apat doon, but that's two down sa side ng Anchor. At mukhang ipupush pa nga dito, Kuya GG na Fennel, yung mid lane, bubutasin na yung inhibitor, Kuya GG. Ayaw nilang magpahinga dito. Gusto lang nilang tapusin kagad ang laban, mga kaibigan. Was able to get that inhibitor turret. Ang ganda na shockwave ngayon. Apat ang tinamaan. Talaga napatalbog yung kanilang mga ulo dito. But the delivery package coming from Danny. Try to secure another keeper at the bot lane. Yep,
mukhang ahabol pa nga dito si Cass, pero irerespetuhin naman yan. Side of Vanilla Adversity. And I guess preparing for the Drake, the third Drake ng ating game, Kuya GG. Ito na nga yung sinasabi ko, no? After ng mga isa-isang mistake na ginawa ng Vanilla Adversity dito, they're now playing it really safe, no? Cook the pick-off na nangyari kanina. Pupush pa nila yun, no? Good teamfight pa sila. Pero ngayon, they're just backing away. Uy! Good initiative! Uy! Na-commit dito yung T-Burst na middle lane. Sana makuha daw nila itong si Danny. Pero Danny, so sleek, hindi nagpahuli. And by the way, IE na nga pala. Infinity Edge na itong si Danny. And the Drake is already up. Pwede nila makuha to uncontested once again para sa side ng Vanilla Adversity. This is Mountain Drake. Hindi ako nagkakamali, no? Mountain Drake. So more bonus armor for the members of Vanilla Adversity. And because of that, freebie ang kanilang Drake dito. An attempt from Ishtik na, no? Medyo kinabahan ng bagya din for the adversity. But the smite is smite, no? Yeah, smite pa din. Smite pa din, malakas. Para sa sign of Vanilla Adversity dito. Para kay Domeng. But then, I guess Vanilla Adversity, gusto na naman nilang pumitas ng isa to make sure na contest-free yung pagbabaro nila later on. Or pwede nilang simulan yan. But Anchor Esports, mukhang gusto din nilang retaliate yan. Men, pagka nawala yung Baron, pagka nakuha dito ng Vanilla Adversity, yung Baron, mas mataas yung chance na isang straight na lang sila dito para sa side ng Anchor, Kuya GG. Tama yan, Yasu, no? Pero while the rest of members of Vanilla Adversity is setting up for the Baron, nasa top lane lang, as a bot lane lang si Power Glove, pinipigilan si Nimoy, Final Spark will be used to stop him from pushing, pero teleport nice there coming from Danny. Yup, para lang makasama dito sa ating pagbabaron. Redemption is chan coming from the side ng Anchor Esports, pero hindi enough yan para mabugaw sila dito. Kami din, may redemption. Kala nyo kayo lang, and this Baron will be secured ng side of Vanilla Adversity habang pre-pressure lang naman yung bottom lane. Yun nga lang, power though, sacrifice. Siya na yung naging sakripisyo dito just to get this Baron, and pressuring din naman. Ayan na yung jabster, no? Parang yan yung sa mga palabas na kinain ka ng Kumonoy pero nakataas yung kamay mo kasi nagawa mo na yung trabaho mo. Okay na yun, jobs done para sa'yo kahit na matay ka doon. 1-1-3 naman, no? He was able to pick off si Cass, nag-respond na siya in the bot lane, pero yun nga lang. It is what it is, nangyari na yun. Was able to get the trade sa bot lane natin, pero again, the Baron is there for the Vanilla Adversity. 16-7 ang ating score. 16-minute mark going to 17. At after again, sigurado ang next target nila dito. Another speed push in the bot lane. Power, and then nasa Dragon lane sila, or Baron lane rather, ang rest of members of Vanilla Adversity. Uy, teleportation. Ang dami yata may teleportation dito sa side ng Vanilla Adversity. Parang if all else fail, go na lang tayo dun sa base nila and try to focus the neck. Pero we'll see, ilan ba yung naka-teleportation? Dalawa lang pala, masyado tayong excited. Pero still, it is what it is, men. Vanilla Adversity na nga yung nagmamarcha at mukhang may pinagtutulungan sila sa may bandang top lane. Redemption and Channel at Evert will be summon as well. At umiitin na nga dito, itong Jiken! Naku po, nabawasan sila dito ng damage dealer. Pero na-pop din yung GA dito ni Kaya at hindi niya na kaya, men. Tatlo ang lumuhod sa side ng Anchor at nire-direction na Nexus, ipo-focus fire na yan even with the effort ng Final Sparks. Ang final laugh, Vanilla Adversity. And they will secure that 75k Globe Cup points. Hindi kinaya ni Kaya. Yun ang nangyari doon sa ating last lash. And once again, Vanilla Adversity, para na naman sa isang